Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo makinig at matuto para sa araw na to? Kung oo, handa na rin akong magturo sa inyo. Pero bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Ipagdikit natin ang ating mga kamay. Sara ang mga mata. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na inyong ibinibigay sa amin. Patuloy niyo pong gabayan ang aming paaralan, mga guro, punong guro at ang mga taong namamahala sa paaralan. Bigyan niyo po ng karagdagan talino ang mga bata upang sila ay matuto. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Nawa kayo po ang magbigay ng proteksyon at lakas sa bawat isa sa amin. Amen. Para sa araw na ito, mga bata, ang ating Filipino. Ngayon, ang ating aralin ay Pang-uring Pamilang. Uulitin ko po, ang pamagat ng ating aralin ay Pang-uring Pamilang. Bago natin simulan ang ating talakayan, muna natin kung ano ang ibig sabihin ng Pang-uring Pamilang. Ang mga Pang-uring Pamilang ay mga pang-uring nagsasabi ng bilang o dami ng pangalan o panghalip. Meron tayong mga uri ng pang-uring pamilang. Ano nga ba ang mga ito? Una, ito ay patakaran o cardinal. Ano nga ba ang ibig sabihin ng patakaran o cardinal? Ito ay ginagamit sa karaniwang paraan ng pagbibilang ng pangalan o panghalip. Halimbawa nito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, at sampu. Ngayon, narito ang ating ilang halimbawa. Sa bandang kaliwa, meron tayong bilang. Sa bandang kanan, meron tayong tambilang. Under bilang, we have 10, 11, 12, 13, 20, 21, 34. So, sa tambilang, meron tayong 10, 11, 12, 13, 20, 21, at 34. Narito pa ang ilang halimbawa ng patakaran or cardinal. Ngayon, ating talakayin ang mga panunuran o ordinal. Ano nga ba ang panunuran o ordinal? Ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng pagkasunod-sunod ng mga pangalan o panghalip. Ginagamit ito ng mga panlaping pang at ika. Narito ang mga halimbawa. Panguna, pangalawa, pangatlo, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at iba pa. Ngayon, ang ating pangatlong pang-uring pamilang, pamahagi. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pamahagi? Ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakabahabahagi o pagkakahati sa kabuuan ng isang bagay. Ginagamitan ito ng mga panlaping ika at ka. Narito ang mga halimbawa. Buo, tatlong kapat, kalahati, kapat, ikatlong bahagi, ikaapat na bahagi. Naintindihan ba ninyo ang ating talakayan, mga bata? Kung oo, ating sagutin ang pagsasanay. Sa pagsasanay A, isulat sa mga patlang kung ito ba ay patakaran, panunuran, o pamahagi ang bawat pang-uring pamilang na nakalahad. Uulitin ko po. Isulat sa mga patlang kung patakaran, panunuran, o pamahagi ang bawat pang-uring pamilang na nakalahad. Meron tayong salita at sagot. Sa una, meron tayong panglima,
Ang sagot ay panunuran. 50, ito ay patakaran. Kalahati, ito ay pamahagi. 3, ito ay pamahagi. At 5, pangatlo, ito ay panunuran. Number 6, meron tayong kapat. Ang sagot ay pamahagi. Number 7, ikapito, ito ay panunuran. Number 8, 30, ito ay patakaran. Number 9, 5, ito ay patakaran. At pang-10, 12, ito ay patakaran. Ngayon tayo dumako sa pagsasanay ba? Ito ang ating pagsasanay ba? Isulat ang salitang bilang o tambilang sa angkop na kahon. Uulitin po. Isulat ang salitang bilang o tambilang sa angkop na kahon. So, meron tayo ditong table. Sa una, ito ay tambilang, ikalawa, salitang bilang, at ang ikatlo, iguhit ang mga bagay na angkop sa bilang. So, under tambilang, meron tayong 22. Ang salitang bilang ay 22, ating bilangin. Sa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, at 22. Ngayon, ang ating salitang bilang na susunod ay 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Next, ang susunod ay 27. Ating bilangin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, at 27. Ang susunod ay 15. Ating bilangin ang mga bituin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, at 15. At ang panghuli, meron tayong 12. Bilangin natin ang mga envelope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, at 12. Ngayon, ating sagutin ang pagsasanay si. Narito ang panuto. Salungguhitan ang mga pang-uring pamilang at isulat ang uri nito sa patlang. Uulitin ko po. Salungguhitan ang mga pang-uring pamilang at isulat ang uri nito sa patlang. Narito ang unang katanungan. Natanggap ni Jen ang pang-apat na parangal.
Natanggap ni Jen ang pang-apat na parangal. Ano ang pangmilang doon? Pang-apat. At ito ay panunuran. Ikalawa, may siyam na batang sumali sa paligsahan. Ulitin ko po. May siyam na batang sumali sa paligsahan. Ano ang ating sasalungguhitan? Siyam. At ano nga ba ang siyam? Ito ay patakaran. Next, ikatlo, ang guro sa paaralan ay anim na po. Uulitin ko po, ang guro sa paaralan ay anim na po. Ano ang pamilang sa pangungusap? Anim na po. At ito ay patakaran. At ang ikaapat, hinati ang cake sa kapat para sa apat na bata. Uulitin ko po, hinati ang cake sa kapat para sa apat na bata. Alin doon ang pang-uring pamilang? Kapat. At ito ay pamahagi. At ang panghuli, lumiban ang dalawa kong kaklase. Ulitin ko po, lumiban ang dalawa kong kaklase. Alin ang pamilang sa pangungusap? Ang salitang dalawa. At ito ay patakaran. Naintindihan ba mga bata? Kung oo, narito ang inyong takdang aralin. Sa aklat, sa wika at buhay, Filipino, basahin ang kwento sa pahina 80 hanggang 82 at sagutin ang pahina 83 hanggang 84 hanggang talasalitaan. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!